Hello and good day! I am your Sir Damanais. Sa video na ito, matututunan mo kung paano mag-convert ng fraction to decimal, from decimal to percent. Define ko muna sa inyo ang kahulugan ng fraction. Tatandaan na ang fraction ay pinaghihiwalay ng fraction bar. Guhit sa gitna, ang numero na nasa taas ay numerator, ang number na sa baba ay denominator. Habang ang decimal naman ay lagi siyang may tuldok, 0, point, at yung number na susunod. Habang ang percent naman ay nakikilala yan sa pamamagitan ng guhit na paislas tapos dalawang tuldok, or yung percent ang ibig sabihin ay 100. Magbibigay ako ng example, madalas natin ito nakikita sa mga tindahan. Ang numero na ibibigay ko ay 1 over 2 o ang tamang basa ay 1 half. At ang equivalent naman ng 1 half sa decimal ay 0.50 o ang tamang basa dyan ay 50 hundredths. Tingnan nyo mabuti ang spelling sa bandang dulo, THS. Ang katumbas naman ng 1 half o 50 hundredths sa percent ay 50%. Susunod naman na matututunan natin ay paraan ng conversion, kung paano ang 1 half na fraction ay naging 50 hundredths at ang 50 hundredths ay naging 50%. Una sa lahat, dapat tama ang pwesto ng mga number. Kapag ka i-divide mo, yung numerator ay magiging dividend at yung denominator naman, siya naman yung magiging divisor. Kapag naipwesto mo na, tsaka mo siya i-divide. 1 divided by 2 is equals to 0. So, lagay mo 0 sa ilalim, then subtract mo, bring down yung 1, then add 0, pero kailangan maglagay ng dot o tuldok dun sa bandang taas, then 10 divided by 2 is equals to 5. Diyan na matatapos ang conversion ng fraction to decimal. From decimal to percent conversion naman, ito ang paraan. Dalawa ang method. Una, move decimal point 2 places to the right, then add 0 if necessary. Then eliminate mo lang yung mga unnecessary number at lagyan ng percentage symbol. Ganun lang para sa unang method. At yung pangalawa naman ay multiplication by 100. Multiply mo lang yung given decimal number to 100. At yung makukuha natin product, yun na ang magiging sagot para sa percent. Mumove lang natin yung decimal point kung pang ilan base doon sa given decimal number. Ulit-ulitin mo lang ang mga method na ito at tiyak ako na makukuha mo to. Practice makes perfect. This is your Sir Dumanais saying happy learning, good day, and God bless.